paano mo siya i-automate yung messenger bot mo, no? Kung paano mo siya gagamitin. So dito, para ma-automate natin yung mga messengers na yan, so gagamitin natin yung ManyChat.com. Okay? So dito, una-una, no, ang pinaka-first na gagawin mo is pumunta ka dito sa ManyChat.com. No? So dito tayo magsisimula. And then kapag nakapasok ka na dito sa website na to, i-click mo lang itong Get Started Free. Okay? So kapag na-click mo na siya, ayan, so papasok ka na dito sa ganitong site. Okay, so magsa-sign in ka lang dyan. And dapat, no, naka-sign in ka na dun sa Facebook account mo. And then, makakapasok ka na sa ManyChat mo. Okay, so nakapasok na tayo dito sa ating ManyChat dashboard. So ngayon, ang una-una mong gagawin, no, so una-una mo ditong gagawin is yung dito, no, i-explore lang muna natin, no, yung iba-ibang mga features ng iyong ManyChat. So, dito, makikita mo dito yung mga active subscribers mo. Okay? So, ayan, actually, mga matagal ko na siyang ginagamit, no? So, gagamitin natin muna siya. And ManyChat is for free lang siya, no? Free lang siya. Pero may mga limitations lang siya. Okay? So, pwede mo siya magamit, masimulan mo siya ng for free. Pero, ayan, may mga limitations lang, no? So, ito, explore natin. Okay? So, dito makikita active subscribers. And dito naman is audience, no? Makikita mo dyan yung audience mo. Ayan. Makikita mo dyan kung kailan sila nag-subscribe. Ano ba yung status nila? Gender, name. Okay? So, andito, no? Ayan. Makikita mo kailang months na sila kung kailan sila nag-subscribe. So, dito naman yung live chat, no? Ito na yung live chat niya. So, dito ka na magre-reply, no? Kapag pin-rest natin siya. Ito, kiklik mo lang continue conversation. So, dito, mas maganda talaga sa laptop ka, dun ka sa, kuan, no? Sa laptop, or sa mobile kasi mahirapan ka sa pag-setup nito. So, kaya laptop, desktop, or PC, no? So, dun mo siya i-set up. So, ayan, andyan yung mga ka-chat mo, kung gusto mo sila na replyan, no? So, dito ka lang mag-reply. So, reply na siya, automatic, no? So, huwag ka na mag-reply dun mismo sa page mo. So, dito ka na lang sa ManyChat mo. Okay? So, ayan, makikita mo yung mga subscribers mo dito, yung mga nag-chat mismo sa'yo. So, dito naman yung mga growth tools. So, later on, ituturo ko sa'yo kung paano mo siya isi-set up. So, dito naman sa broadcasting, so dito tayo gagawa kung magbo-broadcast na, no? Parang email marketing din, parang newsletter, no? Yung turo doon sa email marketing. Okay? So dito naman automation. So automation yung gagamitin natin. So dito tayo magsisimula, no, para ma-automate natin itong automation. Okay? So ika-copy natin, no, i-model natin dito sa kabila ko na ManyChat account. So actually lahat ng mga account mo pwede mo siya i-connect. Okay, so kung gusto mo i-connect, i-press mo lang add new page. So ilalagay mo lang dyan, click natin, no? So pwede mo na ma-connect yung mga iba-ibang page mo dyan. So i-connect mo lang siya, then automatic mako-connect na siya. Okay, so balik tayo dun. Ayan, so balik tayo dito, no? So dito tayo sa automation. Click lang yung automation. Ayan. So, ito, sa first menu, ito yung imo-model natin dito sa kabila. Okay? So, gagawin na natin, no? So, imo-model natin. So, first, no? So, kukopyahin natin to. So, actually, pwede mo rin siya, depende sa gusto mo na button, no? So, ngayon, imo-model na lang natin para mas madali tayong magaya, no? So, kuna lang natin. Right-click. Copy. And then, ayan. So, press mo lang siya. Oh, just click mo lang. Meron lalabas na ganito. Okay? And then, di-delete mo lang siya. And, ayan. Paste na. Ayan. Parang nandyan na siya, di ba? Oops. Balik tayo doon. Ayan. Ayan. So, bumalik na siya, no? So, meron na. Dito. So, pinaste na natin. Andyan na. Dito, pwede mo rin magawang gumawa ka ng open submenu, no? Parang submenu, parang ganito. Itong tawag dito is submenu. Yan. So, gagawa tayo niyan. So, ito, ikiklik mo lang to, no?
Ayan, green. So, meron lalabas dito banda. So, after nyan, pwede mo na siyang i-done. And then, click mo lang to. Ayan, automatic, meron na siyang lalabas. Ngayon, dito, no? So, kukopyahin na lang natin din. Copy. Right. Ayan, right click, then copy. And then, dito, di-delete lang natin, no? And then, right click, paste. Ayan. So, ngayon, dito, meron naman choices, no? So, ang gagawin natin dito is open website. So, kung meron ka mga any na links na pwede mo siyang gamitin, pwede mo siyang ilagay dyan. So, right now, so, pupunta tayo dito sa aming ginagamit na mga links. So, dito, makikita mo may mga capture page. And ito yung gagamitin natin for the video number 1. So, yun yung millionaire mindset. So, edit na lang natin mamaya. So, dito, make sure kapag isa kang affiliate, so, change mo yung user ID number mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's say, ganyan yung user ID number mo. So, ikakopy lang natin, no? So, ikakopy lang natin. And then, copy. Okay? And then, kapag kinopy natin siya, ayan. So, ipipaste na natin dito. Okay? Paste natin. And then, automatic na yan. So, mapupunta na dyan. And then, done. So, since na millionaire mindset yon, so, change natin siya. No? And mindset. Okay? Ayan. Okay? And done. Okay? So, next naman, gagawa tayo ng isa. Yung second video na yan. So, click naman ulit. And then, balik tayo dito. So, millionaire strategy. So, copy natin. Okay. Mukhang mali, no? So, copy natin ulit. Copy. Ayun. And then, paste again, no? So, delete muna natin. And, right-click, paste. Ayan. So, since nakuha natin dito, i-buy natin. Millionaire, ano nga yung title doon sa kabila? Millionaire method. So, yan yung ilalagay natin dito. Method. Okay? Ayan. So, millionaire method. So, i-change naman natin yung website na to. So, i-click natin to, yung green button na to, no? Open website. And then, balik tayo dito. And ito, video number 2 naman. And then, change pa naman yung user ID mo. Let's say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan. So, i-change natin, no? I-copy na lang natin. Copy. So, ito, may choices ka naman dito. Pwede naman gamitin mo yung nasa baba. So, same lang yung lalabas dyan. So, ito, ginawa lang para hindi madaling ma-block ni Facebook. So, pwede mong gamitin din. So, kapag na-copy na siya, balik tayo dito. Okay? So, dito na, no, gagawin mo na, mag-paste ka na lang, no? So, paste. And then, kapag nandyan na siya, click mo lang yung done. Ayan. So, ayan, no? Nakagawa na tayo. Next naman, yung gagamitin natin, no? Yung gagawin natin is yung millionaire machine. Ayan, millionaire machine yung tawag dyan, no? So, copy na lang natin din to para mas madali na lang, no? Copy and paste na lang. Ayan, pwede rin na ganyan. Paste. Oop, mukhang wala, hindi lumabas, no? So, ayan. Ayan, mukhang... Diba? Ulitin natin dito na sa kabila, no? Yan. Right click, copy. Yan. And paste. Yun. So, millionaire machine yung tawag dito, no? So, ayan. So, etong gagawin nila, no? Sige, ilagay muna natin yung website. So, click naman again yung open website and then ikakopy natin dito yung part number 3. Okay, so, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Yan. Parang ganyan, no? So, right click. Kuha natin. Highlight natin. And then, copy. Ayan. So, balik tayo dito. So, ilalagay natin dito. Ganun pa rin. Same process, no? And then, done. Okay? So, yan. Nakagawa ka na. So, ito yung magiging view dun sa kanilang mga, no? Sa kanilang cellphone. Kapag mobile yung gamit nila. Ito yung makikita nila. So, kapag gusto nila panoorin, no? So, ito, i-click lang nila. Then, automated na yon na dun na sila mismo mapapasok dun sa link na nilagay mo dyan. Okay? So, ito, depende sa'yo. Choice mo lang naman kung anong ilalagay mo dyan. So, yun lang pinaka-importante. And then, lalagay natin dito is add me on Facebook. So, ito yung pinaka-con dito. Kasi, syempre, para ma-add ka rin nila, makilala ka ng mga prospect mo. So, lagyan natin dito para mas madali kang makontakt. Okay? Minsan, yun, sabi ko nga,
ang ginagawa ng prospect is ini-stock muna kung sino mo yung nagpapadala sa kanila. So, mas maganda na ilagay mo dyan yung real account mo na ginagamit. Okay? So, i-click natin to. So, meron lalabas. So, ayan. Delete natin. And right-click, paste. So, ayan na. So, dito, ilalagay naman natin dito yung mismong Facebook account mo. So, ayan. Lalagay natin dito. Okay? So, since na ito, lagay natin. Tingnan natin. No? Sige. So, Facebook ko. No? So, doon na lang tayo pumunta sa Facebook ko. Ayan. Can ba isa? Ayan. Ito yung Facebook account ko. No? So, ikakopy ko na lang tong URL na to para doon na natin ilagay. No? So, ayan na. And then, ipipaste natin dito. Ayan. Pag meron kang gustong ilagay na website, no? So, pwede mo na siya dito sa open website lang lagi. Okay? Ayan. And then, done. And then, pag natapos na yan, i-click mo lang itong update main menu. Ayan. Okay? So, nakagawa ka na ng main menu mo. So, yun. Dito naman, no? Kukopyahin natin. Default reply. Okay? Ito yung default na reply. So, actually, ito, hindi na namin ginagamit kasi may mga ginagawa kami dito na ano, nagdodoble yung pagsisend. So, disabled lang muna. Okay, pero kung sa'yo naman, kung gusto mo naman na meron kang automatic na default reply, example, nag-message sila mismo. Example, nag-message sila tapos may another naman ng mga message. Ito yung automatic na magre-reply sa kanila. Parang automatic na rin. Pero sa ginagawa namin, hindi na namin ginagamit to. Disable na siya, no? So, sa amin. Okay, pero depende rin. Choice mo rin yon. Pero sa amin is disabled na yan. So, ito naman, welcome message. Okay? So, welcome message na yan. So, parang ganito yung first welcome message. Pag once na nag-direct sila dun sa URL, no? Example, sabihin natin yung page mo na nag-direct sila, no? Nag-direct sila dun sa, sabihin natin parang ganito, no? So, i-explain ko sa'yo. Let's say, ganito yung message, no? Ito yung button na to, send message. So, kapag once na na-send nila yan, na-click nila, magme-message dyan. So, automatic, dito na siya mapupunta. Okay? So, welcome message. So, ito yung first na message na matatanggap nila. So, basically, ito ginagamit ko for the students. So, ito, pwede mo siya gawing kwan, no? Hello, excited ako matulungan ka sa business mo at magsimulan sarili mong online business. Excited ka rin ba? Ngayon, reply, yes, at ipapadala ko na ngayon ang video. Okay, so ito yung ikakopy natin, no? Imo-model natin. Ayan, so dito tayo sa welcome message. I-click natin. And, ayan, no? So, ayan, actually, meron na pala, no? So, parang ganito, ipipaste mo lang, lalagay mo lang dito, same lang din yan. Okay? So, parang ganyan, no? And then, dito, pwede ka maglagay ng, ano, sige, dun tayo sa edit para mas makuha natin, no? Ayan, parang ganun lang, same lang, no? So, yan, ipinaste natin dito. So, pwede ka maglagay dito ng mga different pictures. So, pipili ka lang ng mga pictures mo dyan, and then, click mo lang, open. So, automatic, yan yung lalabas dito. And, pwede mo rin gamitin ganyan, no? Welcome, I'm happy to connect with you. Parang ganun. So, click here to get access the system. O, parang ganyan, no? So, dito, pwede mo rin malalagyan siya ng mga affiliate link mo kung ano ba yung gusto mo, no? So, ayan, no? Pwede mo rin ma-automate yan, yung mga gusto mong pangalan, no? O, pero, ito na lang yung sundin mo para mas madali siya. I'm happy to connect with you. Parang ganun, no? Ayan, parang dito sa right. Ayan, kung gusto mo na pangalan niya, no? Ma-automate mo siya. I-click mo lang tong ito, parang itong sign na to. Okay? Parang dot, no? And then, first name, last name, full name, page name, user ID. Ito na yung gagamitin natin. Click natin, first name. So, automatic yan, nalalabas, which is yung pangalan mismo, no? Parang ganyan, no? Yan, sa ilalim. Ito yung ginamit natin. So, i-delete na lang natin, no? So, kung dito yan sa taas, sa bandang taas, kung gusto mo. And also, get instant access. So, ayan. Parang ganito lang din. Pwede mo siya ma-edit, no? Parang ganyan. Get instant. So, ulitin natin. Access. Ayan. So, pwede ka rin dito maglagay ng link mo. Okay? Parang ganito, no? Sa baba mo siya ilalagay. And then, ayan. Yan na yung natin. Setup. And then, click mo na lang yung done.
Okay? So, yan. So, tapos na, no? Pangalanan mo din dyan. Depende sa'yo. Contact URL. Parang ganun. Para hindi ka malito, no? So, reply yes. So, ang ginagamit natin dito, pag once nag-reply na siya sa yes, automatic na yon na magiging subscriber siya. Pero kapag nag-message lang siya, nag-message lang siya dito, and hindi pa siya nag-reply ng yes, hindi pa siya subscriber mo. Kailangan muna na siya na mag-reply ng yes. Okay? Nakuha ba? Okay, so kapag natapos mo na yan, click mo na yung publish. Yan, so publish na siya. Okay, so ganun na, no? Natapos mo na yung welcome message. So yung keywords, gagamitin natin siya, no? Kung gusto mo naman na merong keyword sila na gagawin, no? Or kapag nag-yes sila, so katulad nun kanina, no? Nag-reply siya ng yes. So message contains yes, no? Ito yung magiging message. Ayan. Hi, welcome. Congratulations. Dahil matutunan mo naman kung paano talaga kumita sa gamit ng system na to. Parang ganito. So, mamaya, dun sa strategy na ituturo ko sa iyo sa module, no? Ituturo ko sa iyo kung paano ba siya gagamitin ng mas madali, no? Mas mabilis kung paano mo siya ma-automate yung business mo. Okay? So, right now, parang ganito rin yung view ng mga keyword. Parang same lang sila. Kapag once na nag-type in sila ng keyword, so, ito yung mga message automatic na magre-reply sa kanila. Okay? So, ayan. So, next naman ay tuturo ko sa iyo kung paano ka gagawa ng sequence. Okay? So, I hope na may natutunan ka dito kung paano ka nagsimula sa ManyChat, no? So, mamaya ituturo ko naman next, no, kung paano ka naman gagawa ng sequence follow-up mo. Okay? Alright, so nagustuhan mo ba itong video na to? Make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko, and also i-click mo na rin yung bell button para na ma-notify ka sa mga new uploads ko tulad nito and for more online marketing secrets. Okay, so once again, this is Ken Baeza reminding you, always dream big, go in and never ever give up. I'll see you on my next video.